Magandang gabi po, ito po ang ating weather update para po dito sa ating minomonitor na low pressure area kanina pa nga pong umaga. Ito nga po ang low pressure area ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility at ito nga po ay nasa layong 580 km sa eastern section po yan ng Caraga. Dito po yan sa May Mindanao. At umiiral pa rin po sa atin ano, yung ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na posible pong nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito po sa May Mindanao, sa May Visayas at sa May Southern Luzon. At kung mapapansin naman po natin, no, ayon po yan sa ating advanced weather forecast sa European Centre na malaki po ang tsansa na maging isang bagyo itong nasabing low pressure area. At kung mapapansin naman natin ano, sa advanced weather forecast, ito nga po ay posibleng magkaroon ng landfall scenario dito po yan sa may parte ng Visayas at tatawid po yan papunta po dito sa may Mindoro Province. Check muna natin yung mga lugar na kung saan na posibleng ulanin. Ito nga po kung mapapansin natin ano, dito po sa may Isabela, posible po tayo makaranas ng mahina at katamtamang pag-ulan. At dito naman po sa may Santiago, kung mapapansin natin, no, posible po tayo makaranas ng biglaang pagbuhos ng ulan. Sa may Tarlac City, sa may Baguio, posible rin po tayo makaranas ng biglaang pag-ulan. Makulimlim naman po ang ibang kaulapan dito po sa may Ilocos Region. Dito naman po tayo sa may parte ng Quezon at ng Polillo Island, posible po tayo makaranas ng malalakas na biglaang pagbuhos ng ulan. At maging dito po yan sa may Infanta, Quezon. Sa may Metro Manila naman po, posible rin po tayo makaranas ng biglaang pag-ulan at yung ating tinatawag na localized thunderstorm. Iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin, ano, lalo po sa mga mabababang lugar. In times of severe thunderstorm, posible po yung pagbaha at pagguho ng lupa. Sa may Visayas, rather dito po, sa may Bicol Region, posible po tayong makaranas ng pulupulong pag-ulan dahil pa rin po yan sa ating ITZZ. At maging dito po sa may Mindoro Province, posible po tayo makaranas ng biglaang pagbuhos ng mahinang pag-ulan. Dumako naman tayo, dito man tayo sa may Visayas Region, kung saan nga po mapapansin natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo po yan dito sa may parte ng Tacloban, sa may Silago, ay posible pong makaranas ng mga mahina at katamtamang pag-ulan, sa may Calbayog, sa Sagay, sa Roja City, maging sa Iloilo City, posible pong makaranas at sa Cebu City and even Bohol, posible po tayo makaranas dyan ng biglaang mahinang pag-ulan. Dumako naman tayo dito sa may Mindanao kung saan nga po posible tayo makaranas ng malalakas na pag-ulan lalo po sa area ng Cotabato at dito po sa Dipolog, posible po tayong makaranas ng malalakas na pag-ulan sa Pagadian. At mahinang pag-ulan naman sa may Siocon at sa may Zamboanga City. Sa may Bislig naman, biglaan na pagdaan ng buhos ng pag-ulan ang ating mararanasan dyan. At dito rin po sa Davao, mapapansin natin, posible rin po tayo makaranas ng pag-ulan sa may General Santos City at sa may Sarangani. Dito naman sa may Palawan, kung makikita naman natin ano, sa ating satellite image, na posible tayong makaranas ng mga pag-ulan dyan, may biglaang malalakas na pag-ulan, lalo po yan sa may parte ng Taytay at ilang bahagi po dito sa may Puerto Princesa, Palawan. Ito na po, dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga po. Ito pong advanced weather forecast ay provided po ng ating European Centre. Kung mapapansin nga po natin, ano, by October 3, kung mapapansin natin ano, na nag-form na po itong low pressure area as tropical depression. Then pagdating nga po ng alas 8 ng umaga mamaya, bukas ay posible na nga po itong maging isang tropical depression. At pagdating naman po ng alas 7 ng gabi ng October 3, ito nga po ay andito na po sa may eastern section ng Surigao. At pagdating naman po ng October 4, kung mapapansin natin, ito nga po ay dito na, umaakit na po yan, bahagya papunta sa may Visayas. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng October 4, mapapansin nga natin, ito po ay nag-intensify into tropical storm. At andito na po yan sa may eastern section ng Visayas.
At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng October 4, mapapansin natin ano, na posible nga po magkaroon tayo ng landfall scenario dito po yan sa may parte ng Visayas. At pagdating nga po ng October 5, makikita naman po natin na tatawirin niya nga po hanggang dito po sa may papuntang sa may Roa City at palabas po yan dito sa may Mindoro Province. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng October 5, andito po yan sa pagitan ng Mindoro at ng Palawan. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng October 5, posible nga po nasa labas na po ng landmass ng ating bansa itong nasabing posibleng bagyo. Pagdating naman po ng October 6, kung mapapansin natin, halos stationary po siya dyan at meron tayo isang low pressure area ulit sa labas ng ating bansa. At pagdating ng alas 8 ng umaga ng October 6, ito nga po ay unti-unti nang lalayo sa ating landmass, itong nasabing posibleng bagyo. At pagdating naman ng alas 8 ng gabi ng October 6, ito po ay unti-unti pa pong nag-intensify habang meron pa rin po tayong low pressure area sa labas ng ating bansa. At pagdating po ng October 7, dito nga po no, ayon sa European Centrem na may posibilidad po na maging typhoon category itong nasabing bagyo. At kung makikita nyo, no, mga andito pa rin yan sa ating karagatan at posible pong maapektuhan yan ano, yung ating Northern Luzon at maging Southern Luzon, even Metro Manila ay maapektuhan pa nito. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng October 7, dito nga po, naghalos, mapapansin natin, halos nag-stationary po siya dyan. At tuloy-tuloy po natin mararanasan dito sa may Luzon yung kanyang pag-ulan. At pagdating po ng October 8, posible na nga po unti-unti na siyang lalayo ng ating bansa. At kung makikita nyo, makaka-apekto pa rin po yan sa ating malaking bahagi ng ating Luzon. At hanggang dito po yan sa may Metro Manila at dito po sa may Bataan. Pagdating naman ng October 9, mapapansin natin dito nga po no, na isa na siyang typhoon na category. At kung mapapansin nyo no, na ito po ay papunta ng, sa ngayon, ay ang track niya po ay papunta ng China. At ito nga pong isang low pressure area natin ay papasok na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, ito pa lang po yung ating available data para po dito sa posibleng bagyo napapasok sa ating bansa at magkakaroon ng landfall scenario as of now, ayon po yan sa ating European Centre. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.